So, welcome back sa YouTube channel natin, guys. So, for this video naman, pag-solve tayo ng another example of finding the equation of tangent and normal line stoi curve. Kung kanina, or sa previous video, yung given natin is a curve parallel to a line, ngayon naman yung given example natin, kung titingnan natin dito, is a curve perpendicular to a line, kasi puro first degree itong equation natin dito, wherein meron tayong second degree curve. So, the same process lang naman, guys. Since meron tayong given na line, magkakaroon lang tayo ng changes pagdating sa slope ng curve at saka sa slope nitong line natin. Bakit? Kasi kapag perpendicular yung line natin din sa curve, ibig sabihin, yung slope ng curve natin is negative reciprocal sa slope ng line natin. So, for example, yung slope ng curve natin, denote natin as m sub c. So, equal siya sa negative reciprocal ng slope ng line natin. So, m line. So, para makuha natin yung slope ng curve, kunin muna natin yung slope ng line. So, from the given equation of the line, meron tayong tinatawag na slope-intercept form na y is equal to mx plus b, where yung m is yung slope ng line and yung b is yung y-intercept. So, eto guys, isulat natin siya sa ganitong form. So, meron tayong, copy muna natin, 2y is equal to x plus 2. Ayan. So, kung makikita natin, guys, dito dapat sa ating slope-intercept form, 1 lang yung coefficient ng y. So, para maiwan dito is 1 lang, multiply natin both sides ng equation by 1 half. So, 1 half times 2 is 1 times y. So, natira na lang natin dito is y. Then, meron tayong 1 half times x. Meron tayong 1 half x plus 1 half times 2 is 1. So, kung makikita natin, guys, itong form natin na slope-intercept, pareho na dito sa form ng line na given natin. So, makikita natin na yung slope ng line natin katabi ng x is 1 half. So, meron tayong slope ng line equal sa 1 half. Para makuha natin yung slope ng curve, guys, gagamitin natin to. So, yung slope ng curve natin is equal to negative 1 over 1 half. So, pag kinalculator nito, guys, yung slope ng curve natin is equal to, so, meron tayong negative 2. Bakit? Ito magiging negative 1 over 1 times 2. Over 1. So, pag mag-divide tayo, pwede natin siyang express in terms of multiplication, pero i-reciprocal natin yung fraction na denominator. So, magiging ganito. So, negative 1 times 2 is negative 2 over 1, negative 2. Nakuha na natin ngayon, guys, yung slope ng curve natin. Then, since wala tayong given na coordinates, ang susunod natin gagawin, guys, kukunin natin si y prime nito kasi alam natin na ang y prime ng curve is equal sa slope ng curve. So, ito, equal lang to sa y prime. Yan. So, ito, kunin natin muna yung first derivative nitong equation natin. So, meron tayong, copy muna natin, x squared plus y is equal to 2x plus 5. Para madali, si x squared, i-transpose muna natin sa kabila para mas madali natin makuha yung value ng y prime. So, meron tayong y na lang yung matitira dito sa left side equal sa, so yung positive na x squared magiging negative x squared, tapos copy natin itong 2x plus 5. Ngayon, guys, di-differentiate natin itong whole equation, derivative ng y is equal to y prime, equal siya sa derivative ng negative x squared is negative, ibaba natin yung 2, 2x, tapos 2 minus 1 is 1, so 1 lang to hindi natin ilalagay, times derivative ng x, which is 1, plus 2
times derivative ng x, which is 1, plus derivative ng 5, ang 5 natin ay constant, derivative ng constant is 0. So, yung y prime natin equal sa ngayon, guys, sa negative 2x times 1 is negative 2x plus 2 times 1 plus 2. So, ang gagawin natin, since meron tayong nakuhang value ng y prime na negative 2x plus 2, i-equate natin siya dun sa slope ng curve natin na equal din naman sa y prime. So, meron tayong negative 2x plus 2 equal siya sa negative 2, yung value ng slope ng curve natin. So, dito guys, gagawin natin, kukunin natin yung value ng x. So, para makuha natin yung value ng x, etong positive 2 dito, transpose natin sa kabila, meron tayong negative 2x is equal to negative 2, itong negative 2 na to, tapos ito, positive 2, magiging negative 2. Tapos, gagawin natin guys, divide natin both sides para maalis natin itong negative 2 dito, multiply natin by 1 over negative 2. So, ganyan. So, ang mangyayari, 1 over negative 2 times negative 2x, maka-cancel yung negative 2 sa numerator dito, tapos dito sa denominator, matitira is 1 times x. Meron lang tayo dito, x is equal to. So, ito, meron tayong negative 2 minus 2, alam natin na ang sagot ay negative 4, times natin itong negative 1 over 2 natin dito. So, yung x natin, pag sinimplify natin, is negative times negative, magiging positive. Meron tayong 4 times 1 half is equal to 2. May nakuha tayo ngayon guys na value ng 2. So, ang susunod natin gagawin guys, isa-substitute natin itong nakuha nating value ng x dun sa curve natin para makakuha tayo ng value na y. So, ito, di ba, nilipat natin yung x squared. So, itong equation na to, ito rin naman yung equation ng curve natin. So, para makuha natin yung value ng y, substitute natin itong value natin ng x. So, meron tayong, copy muna natin to, y is equal to negative x squared plus 2x plus 5. Then, substitute natin yung value ng x. Y is equal to negative, meron tayong 2 squared plus 2 times yung value ng x na 2 plus 5. So, yung y natin is equal sa, meron tayong 2 squared is 4 times negative 1. So, negative 4 plus 2 times 2 is positive 4 plus 5. So, negative 4 plus positive 4 is 0. So, ang y natin equal sa positive 5. So, kung ang x natin ay 2, ang y natin ay 5. I-express natin siya ngayon in terms of point na may coordinate na 2 and 5. So, ito ngayon guys, na point na nakuha natin, siya ngayon yung gagamitin natin para makuha naman yung equation ng tangent and normal lines ng curve natin. So, paano? At point na may coordinate na 2 and 5, solve muna natin guys is yung tangent line. So, pag tangent line, alam natin na yung slope ng tangent line is equal to slope ng curve. Diba? Ang slope ng curve natin is, kung makikita natin, sinolve natin kanina, negative 2. So, yung tangential slope natin equal din sa negative 2. Now, guys, yung formula natin na point slope, meron tayong y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. Alin si y sub 1, si x sub 1, ito, siya si x sub 1, ito, ito si y sub 1. So, meron tayong value ng m, substitute natin lahat ngayon dito sa equation. So, meron tayong y minus yung y sub 1 natin, which is 5. 5 equal sa yung m natin, which is negative 2,
negative 2 times x minus yung x sub 1 natin, which is 2. So simplify natin, y minus 5 is equal to negative 2 times x is negative 2x. Negative 2 times negative 2 is positive 4. Then para maayos siyang tingnan, express natin siya in terms of standard form na ax plus by is equal to c. So wala yung x at saka y nasa right side, lahat ng constant ilipat natin sa left side, I mean. Yung lahat ng constant ilipat natin sa right side. So yung negative 2x natin, ilipat natin sa left side, magiging positive 2x. Ayan, kasi negative, yung transpose naging positive. Then meron tayong plus y. So plus y equal siya ngayon sa, meron tayo dito natira na 4. Tapos yung negative 5 natin na nasa left side, tinranspose natin sa right side, magiging positive 5. So meron tayong 2x plus y is equal to 4 plus 5, 9. Ito ngayon guys, siya yung equation ng tangent natin. Equation ng tangent. Ngayon, kunin naman po natin yung equation ng normal natin. Pag sinabing normal, yung slope ng normal natin ay negative reciprocal ng slope ng tangent natin kasi perpendicular sila. So, halimbawa ganito. Meron tayong curve. Tapos, itong line na to, tumama siya. Wait. Let's say, tumama siya at one point dun sa curve natin. Ito yung tangent. Yung normal guys, yung perpendicular dito sa tangent. So, for example, meron tayong line na ganito. Magpo-produce yan ng 90 degrees dyan. So, yung slope nito guys, negative reciprocal ng slope ng normal. Ganun yun. So, para makuha natin yung slope ng normal natin, ang slope ng normal is equal sa negative reciprocal ng slope ng tangent. So, yung slope ng normal natin is equal sa negative 1 over yung slope ng tangent natin is negative 2. Negative 2. So, slope ng normal natin is equal sa, meron tayong negative 1 over negative 2. Negative over negative is magiging positive. May natira tayong 1 over 2. So, 1 half ngayon yung ating slope ng normal. Then, alin po yung x sub 1, alin yung y sub 1. Pareho lang, kasi isa lang naman yung point na nakuha natin. Ibig sabihin guys, yung ating tangent and normal is tumama siya sa ating curve ng isang beses lang. So, ngayon, sulat natin yung ating point slope formula. Meron tayong y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, y minus si y sub 1 natin, 5, is equal to m, si m natin is 1 half. 1 half times x minus si x sub 1 natin is 2. So, gawin natin guys, itong 2 na nandito sa denominator, i-multiply na natin sa kabilang side ng equation. So, meron tayong 2, y minus 5, is equal to, meron tayong 1 dito times x minus 2, x minus 2 lang rin naman, x minus 2. Simplify natin to, 2 times y is 2y minus 2 times 5 is 10, is equal to x minus 2. So, parang gandang tingnan, sulat natin ulit sa form na to. So, yung x, transpose natin sa left side. So, positive x magiging negative x. Meron tayong plus 2y sa left side. Then, sa right side, may natira tayong minus 2. So, negative 2. Then, etong si negative 10, galing sa left side, pag transpose natin sa right side, magiging positive 10. So, plus 10. So, ang mangyayari guys, para yung x natin is maging positive,
multiply natin both sides ng equation by negative 1 kasi mas magandang tingnan kapag positive yung x natin. So negative 1 times x, a negative x is positive x. Negative 1 times positive 2y is negative 2y is equal to. Ngayon guys, meron tayong negative 2 plus 10, meron tayong positive 8. Tapos yung positive 8, yung multiply natin by negative 1, so magiging negative 8. So ito ngayon guys, ito naman yung equation ng normal natin. Considering yung given natin na curve na perpendicular sa line na yun. Yan. So, yan lang muna for this video. For the next video, try natin mag-upload siguro ng last example natin. Or kung meron kayong mga problems na gustong ipasolve regarding the equations of tangent and normal lines sa under ng application of derivatives. So, thank you sa panonood and don't forget to like and subscribe guys. So, for now, ito lang muna. God bless guys and stay safe.